pag-uusapan po natin ngayon ay mga dapat gawin bago operahan sa ngalangala ang ating mga cleft palate warriors. So, usually, ang pag-oopera sa ngalangala ay ginagawa at the age of 1 year old. Dito nagsisimula ang pag-oopera ng ngalangala as long na ang timbang ng bata ay accurate na sa kanyang edad. So, kapag accurate na ang edad, ang timbang ng bata sa kanyang edad na 1 year old ay candidate na po siya para operahan. Pero ano-ano po ba ang mga dapat nating ginagawa o preparasyon bago operahan ang mga batang ito? Well, unang-una, kailangan maganda po ang kanilang oral hygiene. Meaning, maganda ang kanilang bibig. Meaning, malinis. So, paano ba natin mapapaganda ang ating mga bibig ng ating mga anak? So, dapat sa simula pa lamang, at the age of 6 months old, na kung saan nagtutubuan na ang kanilang mga ngipin, kailangan ay mapanatili na natin ang kalinisan ng kanilang mga bibig. Sapagkat kung hindi natin ito masusubaybayan, ay maaari o posibilidad na maagang masira ang kanilang mga ngipin. So pag maagang nasira ang kanilang mga ngipin, ito ay source of infection. Kaya naman pag inoopera sila, may posibilidad na hindi payagan ng surgeon kasi nasira na yung mga ngipin nila. Kasi once nasira ang ngipin, isang source ang sirang ngipin na mabutasan ulit ng ngalangala ang bagong opera na bata. So, kailangan, the oral hygiene is very good. Hindi lang good, kailangan very good para walang chance na talagang mabutasan po ulit tayo ng mga ngalangala. Second, kailangan kung may mga papastahan pang man pong mga ngipin, kailangan ay agapan na itong pastahan. Kailangan ay habang kaya pang pastahan, ito ay mapastahan na at hindi mapunta sa pagkabunot ng mga ngipin. Magandang edad talaga para sa mga bata for a dental, regarding dental ay 1 year old. Bakit? Kasi kumbaga bagong labas pa lang ang mga ngipin nila. Kumbaga, naaalagaan pa yan ng magulang. Pero minsan, syempre, ang mga cleft palate warriors natin, hindi naman agad na lalaman nila na may mga libreng opera, lalo na kung nasa remote area sila. So, minsan, yung mga magulang natin na mga ganito, ay nalalaman nila. Minsan, 4 years old na yung bata. Minsan, even teenager. 15 years old, 16 years old, doon lang nila nalalaman na may mga libreng opera. At minsan nga, kahit adult na, hindi pa rin na-opera ang kanilang mga labi. So, kapag dumating na sa puntong ganito, may mga ngipin na sila. Usually, ang mga cleft palate warriors natin, or cleft lip and palate warriors natin, ay sirain ang kanilang mga ngipin. At medyo mahina or weak na tumubo ang kanilang mga ngipin. That's why, syempre yung mga surgeon natin gusto rin talaga nila na maging successful lahat ng kanilang inoopera. That's why minsan hindi nila pinapayagan ang mga bata or mga teenager na may bulok ng ngipin na operahan sa ngalangala kasi isang source talaga ng infection ang mga ngipin. So, kaya naman, habang bata pa, 1 year old pa lang at tama rin lang sa timbang, mas magandang mapa-opera na natin sila kasi once na nag 4 years old tapos maraming bulok na ngipin. So, talagang kailangan tanggalin yung mga bulok ng ngipin, pastahan ng mga sirang ngipin. Kaya lang, 4 years old sila. Hindi naman sila uupo lang basta-basta sa dental chair. Syempre, may mga takot yan. May fear of dentist. May fear, marinig lang yung ang tunog ng mga gadget ng mga dentista. Talagang natatakot na sila. So, kaya minsan, nade-delay po ang pagpapa-opera nila ng dahil sa dental. So, kaya talaga ang dental ay may malaking role sa ating mga cleft and palate warriors. So, all in all, kailangan po, I therefore conclude na kailangan talaga coordinated ang dental, ang mga ngipin sa pagpapa-opera natin ng mga labi at ng mga ngalangala. Kasi kung poor oral hygiene ka, magiging poor din ang kalalabasan ng pag-oopera ng iyong ngalangala. So, ngayon pa lang,
kung bagong tubo pa lang ninyong mga ngipin ng inyong mga anak, kailangan ay pangalagaan na talaga sipilyuhin lagi at kailangan subaybayan ang mga ngipin para hindi magkaroon ng chance na masira ang kanilang mga ngipin. Kaya naman, para pagdating ng kanilang operasyon, wala tayong takot na baka mabutasan ulit or baka masiraan ulit ng alangala or masira ulit yung opera ng dahil lang sa ngipin. So, yun ang iwasan na natin. Kaya naman po, sa lahat ng mga magulang dyan, kailangan sipilyo din pag may time ang mga bata na anak natin, alagaan, no? So that's it. Kung may mga katanungan po kayo regarding kung ano mga ibang preparasyon, feel free to comment down below at sisikapin natin masagot lahat ang inyong mga katanungan. So that's it. Thank you sa lahat na nanonood at kung sino man po ang nakagusto, thumbs up lang po, like and share, and subscribe na rin po. So, have a nice day, everyone. God bless. Bye!